Artisero, mga boss, mga pops. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon. At ngayon nga, sobrang excited ako, mga Artisero, dahil pag-uusapan natin ang bagong motorsiklo ng Bristol Motorcycle. Yes, unveiling of the newest and latest naked bike ng Bristol. Exacto! Ako, sobra! Pag-usapan na natin itong naked bike na to. Okay? Ito po ang Assassin R400. Okay? In 5, 4, 3, 2, 1. Mga Chosero, ngayong September 2022, ang Bristol Motorcycle ay na-launch na nga ang kanilang naked bike. Ito ang Assassin R400. 400cc, expressway legal, lightest sa kanyang kategorya. At sinasabing cross between big bike and small bike. Naku po, napakaraming jam-packed features. Kaya mga Chosero, tara na, alamin na natin. Umpisa na natin yan sa harapan, mga Chosero. Ang ilaw po nito ay LED na. Wow! At you know what, mga Chosero? It reminds me, mga batang 90s, Gundam Wing, mukha siyang robot, yung tama. Ulo. Correct. And then yung daytime running light niya, napakaganda at napaka-wide din po ng lens ng headlight. At parang meron po siyang air filter po doon sa magkabilang gilid. Nicely done on the aesthetic at inverted front suspension. At ang size naman po ng kanyang gulong sa harapan ay 120x70x17. Tubeless na po ito at single disc brake po ito at anti-lock braking system na. Wow, 17 ang gulong, mga Chosero. Ayan, dako naman tayo dito sa panel. Alam nyo ba, mga Chosero, para tong cellphone, grabe, fully digital ang kanyang panel. Mga Chosero, please observe and admire po yung handlebar. The basic functions are there. At ang Assassin 400 ay may USB port. Very impressive looking, mga Chosero. Good metal works. And again, na-mention namin, digital panel po. Ito po yung body ng Assassin R400. Napakaganda ng tanke nito, Walo. Kaya ang kanyang fuel tank capacity po ay nasa 13 liters at ang kanyang fuel consumption nasa 26 kilometer per liter. Mahaba-haba, ah. Wow, an aesthetic, very good looking combination of colors, black. Meron po tayong chrome at meron din po tayong carbon. Carbon inspired. Good. Ganda. Wala akong masabi. Pinagsama-sama na talaga dito. Tama-tama. At balita ako, big time ang engine ng Assassin R400, Walo. Yes, oo naman, kasi naka liquid cooled siya, dual overhead cam, twin cylinder, 8 valves. So mga Chosero, low maintenance motorcycle dahil naka twin cylinder. So maganda yung hagod, wala pong masyadong vibration, iwas sira po sa mga makina. Tapos po naka, ang compression ratio po niya is 11:1. So ibig sabihin, more than the average, napakaganda po at napakaswabe po ng fuel combustion po niya. So mas matipid po sa fuel. At nasabi ko nga rin po pala, mga Chosero, fuel injected po ang Assassin 400. Maidagdag ko lang, ang kanyang displacement nasa 371cc at ang kanyang maximum power output nasa 29 kilowatts at 10,500 RPM at ang kanyang maximum torque naman ay nasa 28.5 newton meter at 9,000 RPM. So gaya nga na nasabi ni Walo, ito ay EFI. Sobrang big time talaga ang engine, Walo. Yes. Bigatin ang makina pero hindi mabigat, mga Chosero. Ang curb weight po niya, full tank, 149 kilograms lamang po. At ituloy na natin, ito yung sinabi nating cross between big bike and small bike kasi ang dimension niya, 1,950mm by 825mm by 1,105mm. At ang wheelbase niya, mga Chosero, 1,370mm. Hindi po tayo mahihirapan, especially sa akyatan. At ang seat height niya, mga Chosero, 810mm. At ang ground clearance niya, 170mm. Kayang-kaya kahit mga 5'3 height, kayang-kaya niyo pong imaneho at hindi niyo po mapapansin na nagmamaneho po kayo ng 400cc Express Legal Naked Bike.
Ang size po ng kanyang gulong sa likod ay nasa 150x60x17. Tubeless po ito at ang kanyang brake system sa likod ay single disc at naka-ABS din. Ang tatak po nito ay Nissan. Ito po yung mga available colors ng Naked R400. Meron tayong silver, meron tayong red, merong green, merong black at yung limited edition, yung gold color. So ayan mga kasero, iti-test drive ni Red Sweet Potato itong Assassin R400. Sobrang light. Para ka lang naka-small. So, yun talaga yung nakakarami na feedback. Eh. Like yung kay Redfoot kanina, sinabi din niya gano'n. No? So, sa padagdag ko lang, since maliit siya, hindi ko expect yung power niya. Pero, nandun pa rin talaga. Pero comfortable upuan, sir. Yes, oo. So, galing ako sa cafe racer ng Bristol. Kaya sobrang comfortable. Wow! At hindi mo malalaman 400cc siya. Nasa sobrang liit. Ayun. Thank you, Father. Okay. Step, bro. So ayan na mga kasero, no? Available na po ito sa Bristol Motorcycle sa May 10 Caloocan Avenue at sa iba pang mga branches. Nagkakahalaga lang naman po ito na 298,000 pesos. Diba? Doon sa mga kulay yan, no? Yan yung orange, yung black, yung apple green ba yun? Parang ganun. And yung isa naman na gold. Yung gold series, gold lahat, pati yung mugs niya. Premium po, additional 20,000. Total of 318,000 pesos. Yes, available po siya for cash and financing. So, bisita na lang po tayo sa mga Bristol Motorcycle Stores. Tama. Sige na, pasok na tayo sa loob. May pila. May pila pala. May pila. Kesero dahil ang dami-dami po mga invited dito para sa Assassin R400. Yes, ang pinakamaliit pero pinakabigatin. Tama. Legal expressway. At napakaliit. $1,000 to spend at the Roadhouse. There you go. Enjoy the night. Next winner. Nag-enjoy kayo. Nakita nyo na lahat ng specs ng Assassin 400. All positive feedback ng mga kilala nating mga motovloggers. Kasama kami. So, ano pang hinihintay ninyo? Bisita na po sa Bristol Motorcycle. Exacto. Maraming salamat, Sir Eugene. At sa lahat po ng mga gustong kumuha ng Assassin, andinito po ang pangalan at number ni Sir Eugene. Yes, at kukunin okay na po kami. Sa sobrang liwanag. Ayan. Thank you. Nalalo ko ng voucher. Ako isang guhit na lang, Ben Helmut sa Saya. Thank you so much, Arte Zero. Thank you so much, everyone.